ang ginang ang pinaalis sa kanilang inuupahang bahay. Nakatutok si Tina Panginibanker. Sa videong ito, makikitang humahagulgol si Jodeline Parco habang karga ang kanyang sanggol na babae na wala pang isang buwang gulang. Hindi pa po ako sumubayad sa upa. Ngayon lang po ako hindi bayad kayo. Ngayong araw lang. Isang buwan lang, kuya. Kinukuha raw ng babaeng nakaitim na t-shirt ang baby niya sa utos umano ng barangay executive officer dahil di raw siya nakakabayad ng renta. Maayos yung pakiusap ko sa kanila. Nakarikod yung pagmumura niya sa... Ngayon wala akong pera, kuya, kasi wala akong trabaho. Wala ba ako? Ang nanay ng executive officer ang may-ari ng paupahan. Umaga-umagala sa itala siya, itala sa otso. Araw-araw naninigil. Sabi ko makiusap lang, wala pang pera. Asay na kanya, ay makukuha ko sa DSW sa kanya na. Pwede naman natin pag-usapan. Maayos naman makiusap ko sa kanya. Ba't kailangan niya ikandado? Patayan kami ng ilaw, tubig. Eh may bata, child abuse na yun. Nagpasama si Jodeline sa GMA News para magsampa ng reklamo. Kumuha muna siya ng kopya ng blotter sa barangay, saka sinamahan ng pulis sa kanilang headquarters. Ayon kay Jodeline, di raw siya nakabayad ng 4,000 pisong buwan ng renta para sa Abril. Pero may one-month deposit pa naman daw siya. May 1 ang kuna ng viral video. Sinisingil naman daw siya ng renta para ngayong Mayo. April 1, hindi kayo nakabayad. Instead, April 3 kayo nakabayad. Kahit anong mangyari, hindi siya papayag sa gusto raw ng barangay executive officer na kunin ang anak niya. Kukunin namin yung baby mo, ibibigay namin sa DSWD. Wala kang kakayanan na mag-alaga ng bata. Ba't nila kukunin, di ba? Okay lang yung 4,000 yung problema nila, ba't dadamay nila yung bata? Bago ang tagpong nag-viral, nagpunta raw muna siya sa barangay para magreklamo. Pinayuhan siyang kausapin ang mga may-ari ng inuupahan niya. Pagbalik niya sa inuupahan niya, nakakadena na po yung gate. Tapos may malaking padlock. Tapos pahawak ko po yung baby ko. Pinukpo ko po ng bato yung kandado para mabuksan. Kasi po andun yung mga gamit ko. Andun na po yung nanay niya. Nagmumura na, bakit ko daw sinira? Damage of property daw yun. Bayaran ko daw. Karga ni Jodeline ng kanyang baby sa lahat ng oras. Pero sinubukan pa rin daw siyang posasan. Sinisingil nila ako pero wala pong resibo. Sabi ko kung may resibo, babayaran ko. Pinutol na po nila yun. Talagang may karapat kang magdemanda. Didemanda natin ng grave coercion. Ha? Sa pilitan. Maliban sa renta, sabi ni Jodeline, sinisingil din daw siya ng tubig at kuryente. Kayo ba ay binibigyan ng resibo? Hindi po. Simula po, wala po siyang binibigyan ng resibo. Wala po siyang hiningi ID sa akin. Iano namin sa BIR. Request kami sa BIR, saka doon sa business permit. Opo. Kung talagang legal yung pagpapaupa nila. Subject foreclosure, pag napatunayan po na wala silang business permit, walang BIR. Sa dokumentong isinumita ng Barangay 162 Santa Quiteria sa pulisya, lumalabas na nagkasundo ang magkabilang panig na kusang aalis si Jodeline sa paupahan. Pirmado ito ng executive officer. Aminado si Jodeline na may pinirmahan siyang dokumento, pero hindi raw niya nakikilala ang papel na isinumite sa pulisya. Ito po yung pirma ko. Ito po? Hindi ko to pirma. Nakasaad lang doon na alis na ako ngayong araw sa bahay para wala ng gulo at para wala na doon maingay. Yun po, pinirmahan ko. Pero po hindi po siya ganito kahaba. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Ito yung ginamahan ng barangay executive officer.